Yo, what's up mga idol? Jason N nga pala. So eto nga mga idol, sa natapos nga lang na sparring sa pagitan ni Angas ng Pinas, Janrel Cuadro Alas Casimero kontra sa dalawang high-level boxer ng bansang Japan, ay hindi nga rin may pagkakaila na pinakitaan si Casimero ng magandang galawan sa itaas ng ring. So bagamat nakipagsabayan nga mga idol ang dalawang hapon kay Cuadro Alas, ay tila hindi din naman ito may tatanggi ang pagkabilib kay Angas ng Pinas. Well, idol, courtesy of Cuadro Alas TV Vlog, kung saan sa live nga ni Casimero ay pinamalas nga nito ang bilis ng kanyang suntok habang nakikipag-meets sa kanyang trainer brother na si Jason Casimero. Well, idol, habang nagpapaulan nga si Cuadro Alas ng mabilisang suntok sa kamay ni Jason Casimero, ay ilan naman sa mga boxing fans ang napansin ang isa sa sparmate ni Casimero na tila natutulala sa pinakitang bilis ni Janrel Cuadro Alas Casimero sa pagsuntok. So mapapansin naman sa naging galaw ni Cuadro Alas at sa mga suntok nito na parang pang lightweight na kapag tinatamaan ang hapon ay makikita ang bawat impact. Well, idol, posible naman na hindi ito kilala ng mga hapon si Cuadro Alas, na marahil ay hindi na nga rin bago sa kanila ang dalawang hapon na kinatay ni Cuadro Alas. So una nga rito mga idol ay si Kenya Yamashita, na tinalo ni Casimero via technical knockout noong taong 2019, na ang sumunod naman sa nakatay ni Cuadro Alas ay si Rio Acahu, na tinalo naman ni Casimero via knockout noong nakaraang taon 2022. Well, idol, kasagsagan nga rin ng mainit na hamon ni Casimero sa kanilang kababayan noon na si The Monster na Oya Inoue, kung saan dati na nga rin nagsalita si Kenya Yamashita na mahirap nga raw kalaban si Janrel Casimero at posibleng mahirapan din si Naoya Inoue pag nagkataon. So isa naman mga idol, si Rio Acahu ang dati na nga ring nagsalita na patungkol sa lakas ni Cuadro Alas, na na-mention pa nga nito ang kanyang basag na panga dahil sa suntok ni Casimero. So hindi nga nito straight to the point na pinangalanan si Inoue, subalit sa isip nga ng mga boxing fans ay tila nagpapahiwatig naman ito sa kanyang kababayan kung gaano nga ba kalakas si Cuadro Alas. So ganun pa man mga idol, ay nauna na nga ring naglabas ang kampo ni Naoya Inoue na patungkol sa gustong makalaban nito sa sunod na taon, na pagkatapos nga raw ng laban nito kay Marlon Tapales ay susunod nga raw si Angas ng Pinas. So marami naman sa mga boxing fans ang tila hindi kumbinsido sa pahayag na ito ng kampo ni Inoue, na ayon nga sa mga rumors ay 100% ay aakyat nga raw agad sa featherweight division si Inoue, na pagkatapos makuha ang titulo kay Tapales sa kanilang laban. So ganun pa man mga idol, to see is to believe, kung talagang papatunayan ng halimaw ang mga sinasabi nito na handa na nga raw siya na maipagsabayan kay Angas ng Pinas. So sa tingin nyo mga idol,